Halina't pakinggan ang sagot ng Biblia. Basa. Narito na si Brother Willie Santiago. Ngayong gabi ay akin na pong itutuloy. Ito pong ating tinatalakay. At para po mabigyan din po ng daan na masagot yung mga naipangako po natin na sasagutin sa ating programa. Ang ating pong tinatalakay dito sa ating programa ang tungkol po roon sa isang weirdong turo, doktrina dyan po sa iglesia na yan. Yun pong ipinagbabawal po ng leader na yung mga babae na miyembro po nila ay magpagupit o magpaputol ng buhok. Ayan, dahil nga po sa isang talata sa Biblia na pinagbabatayan niya na hindi naman niya naunawaan na kaya po ipinagbabawal sa mga babaeng mga miyembro ng iglesia nila na magpagupit o magpaputol ng buhok, ang batayan po unang Corinto 11:14-15, yung katalagahan, yung nature. Eh kagaya nga po ng ating naipaglingkod, bakit naman yung paliwanag tungkol sa nature ina-apply lang sa mga babae? Kasi ang sinasabi niya, dapat ikahayaan yung naturalesa, hayaan ika yung nature o katalagahan ang magdikta kung hanggang saan hahaba ang buhok ng isang babae. Hihinto naman ika yan eh. Dahil yun ika ang dikta ng nature o ng naturalesa. Pero pag kasisilipin mo na po yung sa parte ng mga lalaki, ang buhok ng lalaki may nature din, hihinto rin yan. Yung paghaba niyan, o bakit naman inuobliga na magpagupit ng buhok ang mga lalaki kung ang atin pong susundang paliwanag ay yung nature na binabanggit po ng leader. Yan, kaya mahihirapan na po siyang ipagtanggol yung naisip na niyan na turo na yan. Siya lang po ang may ituro niyan, siya lang ang nagbawal niyan. Hindi po naman ipinagbabawal ng Diyos yan eh. Diyan po sa iglesia na yan, pagka po ang babae nagpagupit, nagpaputol ng buhok, o suspindido agad. Pero yung ibang mga kasalanan na alam natin, naku po, yun po yung nakakalusot eh. Meron akong mga alam dyan na mga kasama niya. Ang mga ginawa po ay mabibigat na mga kasalanan, pero yun po yung napalusot eh. Pero pagdating dun sa yung babae nagpagupit, nagpaputol ng buhok, agad-agad din papalabas po ng circular at sinususpinde. Ngayon, napatunayan natin mga magulang at mga kaibigan na yung sinasabi pa nung leader na kaugalian daw ng mga babaeng lingkod ng Diyos na magpahaba lang ng buhok at hindi naman nagugupit, hindi raw pinapakialaman ng mga babaeng lingkod ng Diyos ang kanilang mga buhok. O nung nakaraan, napatunayan natin na meron po palang mga lingkod ng Diyos nung una, mga babae at mga lalaki, pagka sila po'y may panata, ang mga Israelita. Panata ng isang Nazareo, sa panahon ng panata nila, sila po'y nagpapahaba ng buhok. Pero pag po tapos na yung kanilang panata bilang Nazareo, sila po ay nag-aahit ng buhok sa kanilang ulo, lalaki o babae man. Yan po ay nasa aklat ng Bilang, Kapitulo 6. Yan, pagka binasa po natin yung Kapitulo 6 ng Bilang, o makikita natin doon, lalaki at babaeng lingkod ng Diyos, ng mga Israelita, pagka po sila ay nagpanata ng panata ng Nazareo, yung kagaya po ba nung kay Samson, nagpahaba ng buhok, sa panahon ng panata yun. Pero pagka tapos na po yung panahon ng panata bilang Nazareo, yung lalaki't babaeng Israelita, inaahit ang buhok sa kanilang ulo. Yan po ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng Bagong Tipan. Mga magulang at mga kaibigan, ang Apostol Pablo, nang siya po ay nagpanata ng panata ng Nazareo bilang isang Hudyo, siya po'y nag-ahit ng kanyang ulo. Gawa 18:18. Kaya yun po nga leader na kung magpakilala dati the only sensible preacher in our time. Ngayon the most sensible preacher na lang dahil binabatikos po natin. Hindi pa rin po siya papasang the most sensible. Bakit?
Diyan lang eh, ano siya eh, bagsak siya dyan eh. Hindi na po niya kayang panindigan niya ang kanyang itinuturo na yan, na yung mga lingkod ng Diyos na babae ng una ay hindi raw po pinapakialaman, hindi ginagalaw ang buhok sa kanilang ulo. Ngayon, yun pong ating naipangako na itutuloy ngayong gabi. Ito pong tungkol naman sa kanilang turo na yun daw pong mahabang buhok ng babae, yan daw po ang pinakalambong o pinakabelo. Ayan. Kaya raw po sila, yung kanilang mga babaeng mga miyembro, ay meron silang turo na dapat magpahaba ng buhok dahil yun daw po ang kailangang lambong o pantakip sa ulo o belo ng isang babaeng Kristiyana. Ngayon, ang kanila pong pinagbabatayan dyan ay ang unang Korinto 11 at ang talata po ay 15. Babasahin ko po mga magulang at mga kaibigan. 11:15 ng 1 Corinthians. Tatapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Ayan. Binasa po natin 11:15 ng unang Korinto. Ang nakasulat po rito, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pang takip. Ngayon, yun pong salita po rito na binanggit, yung buhok, yun po ay pantakip sa babae. Sa English po, yun po ay covering. Ayan. Ngayon, yun pong salitang pangtakip o covering na ang tinutukoy po yung buhok ng babae, nang atin pong tingnan po yan sa salitang Griego, mga magulang at mga kaibigan, ang covering po ay peribolayon. Peribolayon sa salitang Greek. Na ang ibig sabihin nga po niyan ay covering o pangtakip. Ngayon, pag-aralan po natin yung mga babaeng miyembro po ng iglesia na yan. Kaya raw po bawal pagupitan, paputulan ng buhok sa kanilang ulo. Dapat daw yan eh mahaba. Eh, dahil yan daw po yung pangtakip. Kung pangtakip yan, eh bakit naman pinupusod? Ayan, nasan ang sense? Mga magulang at mga kaibigan, yan, yung mga nakikinig sa ating programa, nasaan po yung sense doon na yung mga babae magpapahaba ng buhok at hindi nga po pagugupitan o papuputulan, hindi pwedeng pantayin yung kahit dulo ng buhok ay hindi pwedeng pantayin dahil pangtakit daw. Pero bakit naman ipinupusod? Ba't kailangan po ay lalagyan po ng pony? Yan. Tatalian. Ayaw nilang yan eh, nakaladlad. Pwede po ba kayong sumagot, mga magulang at mga kaibigan, kung yun po'y napansin nyo rin? Yan. Maghihintay po ako ng sagot sa lahat po ng mga kasama natin dito po ngayon sa ating programa. Kung yung mahabang buhok, ang turo po nung leader na yon ay pangtakip, bakit naman ang kanyang turo ay dapat na ipupusod ng mga babae yung kanilang mga buhok? Hindi niya po ipinapalugay. Ayan. Yan. Ang ating pinag-uusapan po rito, yung mahabang buhok ng mga babae. Na dun po sa iglesia na ating pinanggalingan, mahigpit ang pagbabawal. Na yan po ay pagupitan o paputulan dahil yan daw po yung pangtakip. Covering, peribolayon. O bakit naman sila, pagmasdan po natin, pagka sila may pagkakatipon, yung mga babaeng miyembro nila, ang mga buhok naman yung mga nakapusod. Ayan. Eh, ang purpose pala ng mahabang buhok ng babae, pangtakip, covering.
Kaya yung mga tanong natin, ito po ay mga valid na tanong. At mahihirapan po talagang mabigyan po ng sagot itong ating tinatanong na tagapagturo. Kaya nga po siya ay hindi nga po nagla-live sa radio, television, kahit po yung kanilang mga Bible exposition, hindi naman po yan open na sa publiko para siya itanungin. Ang mga tanong na sinasagot po roon ay scripted na po yun. Yun may mga napaghandaan na po nung kanilang tagasagot doon. Kaya yung sinasabi na para hindi daw magulo yung buhok, asan po yun sa Biblia? Ayan, yung kanilang sinasabi, pang-takik yung buhok, yung mahabang buhok ng babae, pang-takik. O bakit naman po ang turo naman ng leader, dapat ipupusod, dapat na itatalian ng mga babae at huwag nilang, hindi dapat na nakabagsak ang kanilang mga mahabang buhok. Kaya walang sense, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, yung kanya pong batayan sa Biblia na yun daw mahabang buhok, yun na raw po ang pinakalambong o pinakabelo ng mga babaeng mga miyembro po nila, meron po siyang isa pang talata na hindi po niya napag-aralang mabuti. Meron pong pinagbabatayang talata, yung tagapagturo na yon, na ang kanya pong sinasabi, dahil siya nga po ay nanggaling po noon sa haligit-suhay. Sa haligit-suhay, yung mga miyembrong babae po doon, sa kanilang pagkakatipon, gumagamit po sila ng belo, ng tela, literal na tela. Belo na inilalagay po sa ulo ng mga babae pagka sila po'y nagkakatipon. Ngayon, yung ating tagapagturong kilala, nang siya po ay bumukod na, humiwalay na po dahil siya itiniwalag ng haligit-suhay, ang naging pagtuturo po niya, yung mahabang buhok ng babae, yun na po ang pinaka belo o lambong. At ang batayan, 1 Corinto 11:6. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ayan, para po rin sa tagapagturong binabanggit ko, yung lambong rito na tinutukoy ng Apostol Pablo, yun nga po yung mahabang buhok. Ayan. Kaya siya po binago niya yung turo na yon na kanyang natutunan kay Nicolas Perez na ang mga babaeng mga miyembro sa iglesia ay dapat pagka mananalangin ay merong lambong o belo sa kanilang ulo. Sinasabi po nung leader na kilala ko ngayon, yung mahabang buhok, yun na po ang pinaka belo o lambong. Ngayon, nung pag-aralan ko po mga magulang at mga kaibigan ng 1 Corinto 11:6, ang nakasulat po rito yung salitang lambong, yun po ay sa English po ay covered. Covered. Nang tingnan ko po sa Griego, yung salitang covered, ang salita po sa Griego ay katalupto. Katalupto. Yung 1 Corinto 11:15, mga magulang at mga kaibigan, kung babalikan natin, yung pangtakipuroon, covering, ay peribolayon. Yan. Yung nasa 1 Corinto 11:15, peribulayon, covering, pangtakip. Yung ating binabasa ngayong 1 Corinto 11:6, covered, katalupto, lambong. Ano ibig sabihin? Magkaiba po yan. Magkaiba po, mga magulang at mga kaibigan, yung salitang peribulayon at katalupto. Yun pong tagapagturong kilala ko, pinag-isa niya yan, kaya sumablay eh. Ayan. Yung tagapagturo pong kilala ko,
Pinag-isa lang po niya yung unang Korinto 11:15 at 11:6. Samantalang yan po ay magkaibang salita. Peribulayon at katalukto. Yun pong peribulayon, yun nga po yung buhok ng babae na binabanggit ng Apostol Pablo sa unang Korinto 11 at 15. Ngayon, ito pong binabanggit niya sa 11:6, yung katalukto, ito po yung lambong o belo. Ito po yung literal na tela, belo, inilalagay sa ulo ng babae. Yan po ang dapat nating maintindihan, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, dapat po, pagka binabasa natin ng unang Korinto 11, kung talagang gusto po nating matutunan yung tunay na kahulugan ng pangtakip, lambong, yan. Maunawaan po natin na meron pong dalawang tinutukoy rito ang Apostol Pablo na pangtakip. Meron pong dalawang tinutukoy rito ang Apostol Pablo na pangtakip o lambong sa ulo ng babae. At yan po'y isang natural at ang isa naman po'y artificial. Yung natural, mga magulang at mga kaibigan, yun po yung ibinigay ng Diyos, yung buhok. Ayan, pangtakip, peribulayon. Ngayon, meron naman pong isang artificial na itinatakip sa ulo ng babae, yun nga pong literal na belo, tela. Yun naman po, mga magulang at mga kaibigan, yung tinatawag na katalukto. Ayon, bakit po tayo naniniwala? Pagka sinabing katalukto, yan nga po yung literal na belo inilalagay ng babae sa kanyang ulo. O punta po tayo sa unang Korinto 11 at ang talata po ay 10. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, unang Korinto 11:10. Yung binabanggit po rito ng Apostol Pablo na dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon. Pagka po sinabing magkaroon, meron na po ba? Ano po sagot, mga magulang at mga kaibigan? Inabit po yung salitang magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, yung mga babae sa iglesia. Kaya po sinabing magkaroon kasi wala nga. At para magkaroon, dapat na ilagay. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Pinag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa mahabang buhok ng babae. Kung totoo nga po ba na yan, bawal paputulan, pagupitan, dahil yan daw po ang pinaka belo o lambong na ng isang babaeng Kristiyana. Sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, mga magulang at mga kaibigan, dito po sa unang Korinto Kapitulo 11, pagdating po ron sa pangtakip, lambong, dapat maintindihan natin, ano po yan, magkaiba po yan, dalawang salita na magkaiba, peribulayon, yun nga po yung buhok ng babae, na dapat na maging mahaba dahil pangtakip nga. Tapos yung tinatawag na katalupto, lambong, yan nga po yung literal na tela na inilalagay sa ulo ng mga babae. Kung familiar po kayo, mga magulang at mga kaibigan, sa ating mga lola, mga nanay natin nung araw, kung sila po ay mga naging Katoliko, ayan, sa Iglesia Katolika, hanggang ngayon naman po, meron pa rin tayong nakikita, madalang na nga lang, na yung mga matatandang mga babae, pag nagsisimba, meron po silang baon-baon ng mga belo,
Tama po ba mga magulang at mga kaibigan? Mahaba po yung belo nung araw. Ayan. Pero ngayon po, bihira na po yun. Meron pong belo, yung bilog na, bilog lang, maliit, pinapatong po sa ulo ng mga babae. Ayan. Pero nung mga nagdaang mga panahon, sa panahon ng Apostol Pablo, meron siyang naging pagtuturo tungkol po sa paglalagay ng belo bilang tanda ng kapamahalaan. Ayan. Kaya sinasabing ang mga babae po'y dapat na magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, eh yun nga po yung ilalagay sa ulo ng babae. Ngayon, ang lalaki't babae sa iglesia, magkaiba po yan, mga magulang at mga kaibigan, pagdating po sa kanilang ulo. Sa mga lalaki, hindi dapat may takip ang ulo ng isang lalaki. Kung babasahin natin ang 1 Korinto 11:4 hanggang 5, ito po yung pagkakaiba ng lalaki at babae sa iglesia. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Ayan, dito po yung contrast ipinapakita ng Apostol Pablo. Sa loob ng iglesia, ang lalaki, pagka yan po ay nananalangin o nanghuhula, pag sinabing nanghuhula, ang isang kahulugan po ng panghuhula, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi dapat na yung lalaki may takip ang ulo. Nakikita niyo po ba yung mga lalaking Hudyo sa panahong ito? Ayan, kung kayo po'y nakakakita ng mga lalaking Hudyo na mga nagtuturo ng salita ng Diyos, meron silang mga nakapatong, nakalagay sa ulo nila. Eh hindi po dapat na yan ay makita sa mga lalaking Kristiyano. Yan, nasusubaybayan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Pwede po ba kayong sumagot dyan? Kung kayo po ay nakakasabay dito po sa ating pagtalakay. Ayan, turban. May nilalagay sila sa kanilang mga ulo, yung mga Hudyo, mga lalaki, nung panahon na yon. Eh dahil nga tayo po'y nasa panahong Kristiyano, hindi po dapat na ang lalaking Kristiyano ay gagawin po yung ginagawa ng mga lalaki na mayroong mga takip ang kanilang ulo. Dahil yun po ay ang sinasabi rito, niwawala ng puri ng isang lalaki ang kanyang ulo pagka mayroong takip. Yung takip na yan, literal. Ano po? Ngayon, pagdating sa 5, tatapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin ng kanyang inahitan. Yan. Dito dapat nating mapansin, kung yung 1 Korinto 11:4, ang binabanggit po dyan na takip sa ulo ng isang lalaki, eh literal na takip, na hindi dapat nang ilalagay ng isang lalaki sa kanyang ulo. Pagdating naman sa babae, yung hindi dapat ilagay sa ulo ng lalaki na pantake, dapat naman malagay sa ulo ng babae. Kaya ito pong 1 Korinto 11:4 hanggang 5, ito po ba'y mga literal na takip sa ulo, mga magulang at mga kaibigan? Ano po sagot? 1 Korinto 11:4 hanggang 5, ito po ba'y mga literal, material na pantakip sa ulo? Tapos pagdating po rin sa tagapagturong kilala ko, pagdating na po sa 11:5, nagiging ano? Nagiging yung lambong rito, eh yung ika yung ano? Yung mahabang buhok. Abe, kapag ka po yung lambong na binabanggit ng Apostol Pablo, yun pong mahabang buhok ng babae, eh sasablay po. Bakit? Eh kung pupuntahan mo yung 6, sapagkat kung ang babae ay walang buhok,
ay pagupit naman. Ayan. Kung papalitan natin yung nakasulat po rito na yung lambong, eh yun nga pong buhok sa unang Korinto 11:15. Ayan, tandaan natin ha, ang sabi po sa unang Korinto 11:15, sapagkat ang buhok, buhok po ng babae ha, sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Kung ating isasubstitute yung salitang buhok dito po sa lambong na tinutukoy sa unang Korinto 11:6, sapagkat kung ang babae ay walang buhok, ay pagupit naman. Ayan, masagawa po, mga magulang at mga kaibigan. Wala ngang buhok, paano magpapagupit? Ayan, kung ang babae walang buhok, kung ang buhok nga, yun nga po yung ano, belo. Kung ang babae ay walang buhok, ay pagupit naman. O, imposible po yun. Paano magpapagupit? Eh, wala ngang buhok. Sa usapan lang po rito na tungkol sa mahabang buhok ng babae, yan nga ba talaga ang belo? Abe, iba po yung peribulayon sa katalupto. Balikan nyo lang po yung salitang Griego, mga magulang at mga kaibigan. Hindi kayo madadaya eh. Ang unang Korinto 11:15, covering, pangtakip, peribulayon. Kaya nga nagtataka ako, pangtakip pala yung mahabang buhok. O bakit naman nakapusod? Bayo namang hayaang yan eh, iladlad. Yan. Eh, pangtakip pala. Tapos, igigiit niya yung 11:6 ng unang Korinto, comma 10. Yung lambong dun eh, yun ika yung mahabang buhok. Ang sinasabi po na pangtakip, peribulayon, buhok ng babae. Ngayon, pahahabain ng babae yan. Kapurihan ng babae ang may mahabang buhok. Ngayon, ang sinasabi po, mahabang buhok. Wala ho sinabing yan ni bawal paputulan o pagupitan. Para natin masabi na mahabang buhok ng isang babae, ikukumpara mo sa lalaki yan. Dapat, pagka pinagtabi yung babae at lalaki, makikita mas mahaba ang buhok ng babae sa lalaki. Amen. Ayan, kaya yung mga nagtatanong, eh gaano ba kahaba dapat ang buhok ng babae? Wala naman ho sinasabing kung gaano kahaba eh. Ang sinasabi ng Biblia, dapat po pagka pagtatabihin na yung babae at lalaki o ang dapat na makita, mas mahaba ang buhok ng babae sa lalaki. Para nga po sa distinction. Para po makita sa buhok pa lang kung sino ang lalaki, kung sino ang babae. Kaya dito po sa ating mga kapatid sa iglesia, mga babae, ang itinuturo natin, oh, dapat mahaba buhok ng babae. Ngayon, yung pagpapagupit, pwede namang gawin yan ng mga babae dahil wala namang mababasa sa Bible na bawal magpagupit o magpaputol ng buhok. Alam po ninyo, mas maganda nga yung babae nakapagpapagupit, nakakapagpaputol ng buhok. Bakit? Naaayos po yung kanyang buhok. Yung split ends, wala namang ano diyan, gamot diyan eh. Wala namang shampoo or conditioner para yung split ends eh magamot. Ang solusyon po diyan, talagang yan eh ititrim, puputulan. Tama po. Yung nga po mga halaman, yung mga dahon, no, pagkayan po pinuputulan, eh, ginugupitan, eh, lalo nga pong yumayabong. Eh. Kaya po dyan, yung mga babae sa iglesia na yan, eh, babata pa, eh, mukhang mga hilot na, at naglalapara na ang mga noo, parang palipara ng eroplano sa lapad. Ilang kanyang matandang dalagang tagabase, pagka nakita ko sa television, eh, naku, napakatanda na po tingnan. Bakit? Eh kasi nga eh, napaniwala nung turo ng kanilang ingkong na bawal magpagupit, magpaputol ng buhok ang babae. Bawal pagka mayroong nakakakita. Ayan. Pero yung mga hindi makatiis, nagpuputol din ng palihim. Ayan, meron akong kakilala nung aking makita po sa banyo eh, mayroong mga pinutol na mga buhok eh, yung mga dulo ng buhok. Nagpapagupit din pala eh. Ayan.
Yun pong pagpapaputol ng buhok, ayun, nagiging healthy nga po yung buhok, mga magulang at mga kaibigan. Eh yun pong mga miyembro po dyan, eh talaga naman pinahihirapan ng mag-angkel, mga babae. Maliligo lang, eh hirap na hirap. Magsashampoo lang ng buhok, magpapatuyo lang ng buhok. Eh, yun nga sabi ko, asan ang sense doon? Ang daming ipinagbawal sa mga babaeng miyembro. Yan, bawal lang magpagupi, bawal mag-lipstick, bawal mag-lagay ng kulay sa kanilang mga kuko, pedicure, manicure. Yan, make-up, bawal. Bawal mag-alahas. Tapos, pagka naman dadali na sa langit, gagawin namang mga lalaki. O, nasaan ang ano doon? Nasaan ang matinong dahilan? Asaan ang reason doon? Wala akong makitang rason na matino para yung mga babae pagbawalan na magpagupit ng buhok, mag-makeup, mag-lipstick. Pero pag kami mga malalakas na miyembro na magpapaalam, hihingi ng permiso, lalo't malaki ang abuloy, o pinapayagan naman nung magtiyuhin eh. Kaya nga palakasan system dyan eh. Ayan. Yan po ang kanilang ano eh, yung kanilang mga ginagawa po dyan eh. Palakasan system, pagka ikaw ay malakas, yan, meron kang naibibigay na pabor, eh kahit bawal, papayagan ka. Ngayon, dito po sa Unang Korinto, Kapitulo 11, lagaya po ng sinasabi ko, ito po para sa, ano eh, para sa mga Kristiyano. Yan, nanonood po ngayon yung tagapagturong kilala ko. O eh, pag-aralan mo, katalupto, peribulayon, magkaiba yan. Huwag mong ipilit na yung belo, yan na yung mahabang buhok. Ayan. Magkaiba po yung mahabang buhok doon sa belo o lambong na binabanggit po ng Apostol Pablo. Ngayon, yung siguro po, yung tungkol po dyan sa mahabang buhok ng babae na pinapalitaw na yan din ng belo, ay nagkakamali po yung ganung tagapagturo. Magkaiba po yung katalupto sa peribulayon. Ang katalupto, yan po yung literal na belo, tela na inilalagay sa ulo ng babae bilang tanda ng kapamahalaan. Ang, sila po ay makasama ko sa pakikipag-usap sa mga manggagawa ng haligit suhay. Yan sila nahirapan eh. Yan sa usapang belo. Kasi sa mga haligit suhay po, tanggap nila na dapat ay may literal na belo sa ulo ng babae pagka sila'y dumadalo sa pagkakatipon, pagka sila'y mananalangin sa Diyos. Eh hindi inaasahan ng mga tagahaligit suha yung aking mga itatanong eh. Nagulat po yung babaeng manggagawang kausap ko eh. Sabi ko, sister, yan baka kong belo na binabanggit ng Apostol Pablo sa Unang Korinto 11:6-10 ay literal na tela? Yan baka ko'y literal na belo? Oo daw. Yan, salamat naman ka ako, kapatid. Ngayon, ano baka ako ang ibig sabihin nung belo? Literal na tela na inilalagay ninyo sa inyong mga ulo. Yun ika, Brother Willie, ay simbolo ng kapamahalaan. Authority ika ang sinasagisag ng belo. Salamat uli ka ako sa sagot. Hindi baka ako pwedeng wala yung belo na yan? Ah, hindi. Kailangan ika, meron talagang belo. Ayan. Di salamat ka ako. Tinatanggap nyo pala na yung literal na bagay, yun yung simbolo ng, authority. Meron ka akong ibig ituro yung bagay na material o literal. Eh, bakit ako naman pagdating sister sa Santa Cena, tutul kayo na may literal na tinapay at katas ng ubas? Hindi ba kako ang tinapay at katas ng ubas ay sumasagisag, simbolo lamang ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo? Nako, nung tinatanong ko na po yung babaeng manggagawa, eh, eto na po yung mga matatandang miyembro. Inawat na.
Yan. Sinaway na po yung usapan. At mayroon pa po sanang susunod na linggo na maghaharap kami. Ay, hindi na ho mga nagpakita. Mga nag-set po ng araw na kami mag-uusap uli. Pagbalik namin sa lugar nila, mga wala na kami inabutan. Sabi ko, kayo naman pala'y namimili lang ng inyong susundin eh. Pagdating ka ako sa pananalangin, naniniwala kayo dapat may belo. Dahil yung belo na yon, sagisag ng authority. Ngayon, pagdating ka ako sa Santa Cena, ayaw nyo naman ng may literal na tinapay at katas ng ubas. Sabi ko, saan kayo natuto ng ganyan? Kayo pala kako'y selective. Kung ano lang ang inyong gustong kunin, paniwalaan. Ayan, kaya nahirapan sila eh. Hindi nila inaasahan, dun ko dadali ng usapan eh. Kasi yung haligit suhay sa kayang iglesia na aking pinanggalingan, isa lang ang turo niyan halos. Pagdating po sa Santa Cena, ay hindi kailangan daw may literal na tinapay at katas ng ubas. Eh doon sila nahirapan. Bakit? Eh tanggap nila na dapat eh merong belo, tela, literal na belo sa ulo ng babae. Dahil yun daw po'y nagpapahayag, nagpapakilala ng kapamahalaan, meron ikang authority na nakakasakop sa iyo bilang babae. Eh bakit ka ako pagdating sa Santa Cena, ayaw nyo na may literal na tinapay at katas ng ubas? Ayun, ayaw mo na. Ayan, natapos po yung usapan. Kaya yung mga naghahanap po na meron na bang mga nakadibati si Willie Santiago? Meron na ba siyang mga nakausap na mga ibang iglesia? Marami na. Meron nga tayong mga video eh, recorded. Kaya lang, may pakiusap yung ibang mga nakakausap natin na wag sanang ipalabas yung mga video na yon nang wala silang pahintulot. Tayo naman ho'y marunong makipag-usap ng maayos. Ilan na ho yung mga nakausap nating mga nakipag-Bible sharing. Ayan, maganda naman ang ating pakikipag-usap. At meron nga pong mga video niyan. Hindi lang natin basta nilalabas. Dahil may pakiusap sila. Ang sabi ko lang, pagka sila'y maninira at ipapalabas nila na tayo pa ang mga nagipit nila sa usapan, o nandiyan lang naman kaka yung mga video na yan eh. Pagka yung mga nakausap natin, eh, sila pa magmamalaki na sila pa ang nakalamang sa usapan, o nandiyan naman po yung ano, yung ating video. Mga nakareserba lang. Ayan ang dapat po nating maintindihan ngayon. If you are blessed by this ministry, thank you for your support. Church Bank Account, Members Church of God in Jesus Christ Worldwide. 239112000054 PS Bank, Plaridel Bulacan Branch.